Magandang araw mga ka-Aerial Defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa ating depensa, Pilipinas humingi ng tulong sa mga kakamping bansa. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Mag-comment ka na rin kung taga saan ka para alam namin kung saan umaabot ang aming video. Nanawagan si Department of National Defense Secretary Gilbert Teodoro sa international partners na suportahan ang Pilipinas sa pagtataguyod ng Rules-Based International Order. Ang panawagan ay ginawa ng kalihim sa 35th Military Law Operations Annual Conference sa Manila Hotel na inorganisa ng US Indo-Pacific Command. Ayon kay Teodoro, ang Pilipinas ang nangunguna sa pakikipaglaban para sa international law sa bahaging ito ng mundo. Binigyang diin ni Teodoro na ang pakikipaglaban ng Pilipinas ay hindi lang para sa pagtatguyod ng kanyang sovereign rights, kundi nagsisilbing test case para sa napagkasunduan ng sibilisadong mundo na interpretasyon ng international law, partikular ang Law of the Sea. Apela ng kalihim sa mga kalahok sa kumpirensya na sana'y huwag hayaan ng Pilipinas na maging biktima sa pakikipaglaban para sa international law. Please help the Philippines be, as Ambassador Carlson said, a global leader in enforcing and upholding rules-based international order, norms of international law, and do not let the Philippines be a victim for standing up to international law. Maaaring i-escort ng mga barko ng United States ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas sa mga resupply mission sa West Philippine Sea, sinabi ng isang nangungunang admiral noong Martes, na naglalarawan sa tinatawag niyang isang ganap na reasonable option na nangangailangan ng konsultasyon sa pagitan ng mga treaty allies. Ang mga pahayag na ito na posibleng makakapagpainis sa China, ay ginawa ni Samuel Paparo Jr., commander ng US Indo-Pacific Command, pagkatapos ng serye ng maritime at air confrontation sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea noong nakaraang linggo. Tumugon siya sa isang tanong kung isa sa alang-alang ng US ang pagbibigay ng mga escort sa mga barko mula sa Pilipinas na nagbibigay ng mga supply sa mga tropang Pinoy sa pinagtatalunang bahura. Would the US consider, I mean, certainly within the context of consultations, every option between the two sovereign nations in terms of our mutual defense, escort of one vessel to the other is an entirely reasonable option within our mutual defense treaty among this close alliance between the two of us. The United States continues to support the Philippines in the South China Sea and to urge the PRC to cease escalatory and dangerous harassment. Tumugon din ang Pentagon sa pahayag ng commander ng US Indo-Pacific Command na susuportahan ng Estados Unidos ang Pilipinas sa nais nitong gawing misyon kasama ang Amerika. Paparo said recently that the US could escort Filipino vessels during resupply missions, that this would be within the bounds of the Mutual Defense Treaty. I wanted to know if that's consistent with the Secretary's thinking. Yeah, thanks, Noah. What I would say is that the Philippines remains the lead for its own operations in the South China Sea, and we continue to provide significant advisory support in addition to our efforts to help modernize the Philippine military. And so as allies, we continue to stand with the Philippines, given especially the PRC has consistently prevented them from executing lawful maritime operations in the South China Sea. And so our commitment to that alliance is ironclad. As you know, our governments have close continual consultations, so any military support would be at the request of the government of the Philippines. And in that light, Admiral Paparo simply called it an option within the context of consultations. So you're saying that if they requested such military support, that that could be on the table for consultation, that that wouldn't be an immediate closed door? Well, again, without getting into hypotheticals, I think as allies, it would require any type, it would require consultation between our two nations. Thank you. Sinabi ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Broner Jr. na mas gusto ng bansa sa Timog Silangang Asya na gawin ang mga misyon na yun ng mag-isa. Gayunpaman, ginagawa ang lahat ng pagsisikap upang matiyak ang kanilang tagumpay sa kabila ng tinatawag ng Pilipinas na mapanganib at mapilit na mga aksyon ng China. Ngunit ang Pilipinas ay maghahanap ng mga alternatibo kung ito ay mapipilitang gawin ito. Idinagdag niya, "While we can do it by ourselves, we will do it. We will then
seek for other options when we are already constrained from doing it ourselves. Definitely, we will continue our patrols in the West Philippine Sea. No, not just the maritime sea patrols, but also our air patrols. Because it is our obligation, it is our job to do that, no? To protect our rights, our sovereignty, and our rights in the West Philippine Sea. Ang Amerika ay nakalagda sa Mutual Defense Treaty na itinayo noong 1951 upang ipagtanggol ang Pilipinas sa kaso ng mga armadong pag-atake sa mga puwersa nito, pampublikong sasakyang panghimpapawid, o sasakyang panghimpapawid sa buong South China Sea. Ang kasunduan na iyon ay dapat bigyang kahulugan ng mas malawak upang harapin ang isang dynamic at tusong kalaban, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Hinikayat din ni Teodoro ang mga regional na bansa na tawagin ang China, na inilarawan niya bilang pinakamalaking disruptor ng kapayapaan para sa mga aktibidad nito sa West Philippine Sea. Sinabi niya na dapat tawagan ng international community ang China para sa mga illegal na gawain nito. Kapag tinanong kung paano makakatulong ang ibang mga bansa sa Pilipinas, ang mga komento ni Teodoro ay kasunod ng magkasunod na tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China malapit sa Escoda Shoal sa West Philippine Sea nitong linggo. China trying to do, it's trying to break us apart. In this region, China, although without saying it, and I'll say it for you, is the biggest disruptor of international peace. Ang paglikha ng sapat na deterrence sa militar ay kritikal para sa Pilipinas upang ipakita sa China na seryoso ito sa pagprotekta sa soberanya nito. Dagdag niya, "Antidote is a stronger collective multilateral action against China. And that is for our diplomats and other responsible officials." Well, naturally, if you could ask me the three wishes, it will be a Security Council resolution condemning China and ordering it to stop. But the world is not that perfect. ASEAN, sir. ASEAN, slowly, we are getting some consensus. And conferences like this, you saw the ASEAN attendance. They are paying attention, and ASEAN to remain relevant and credible cannot continue to ignore what China is doing in the South China Sea. Not to broaden the scope of the MDT, but to broaden interpretations, to make it more dynamic, and not be fall into China's trap of canalizing us. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po!